noong panahon ni Marcos, walang contractual employee pero nung pag-upo ni Cory, ipinasa niya ang bill para magkaroon ng contractual employee. Nakakaawa kasi ang mga construction workers at ang mga nagtatrabaho sa mga malls na hindi man lang nare-regular. Si Marcos din ang gumawa ng batas para magkaroon tayo ng 13th month pay dahil sa malaking pagmamalasakit niya sa mga manggagawang Pilipino, madaming nagalit sa kanya na mga negosyante. Si Marcos din ang gumawa ng barangay system ng ating bansa under Presidential Decree 557 para makalahok ang bawat mamamayan saan mang sulok ng ating bansa sa mga programa ng gobyerno. Bawal sa panahon ni Marcos ang child labor. Noon may libreng gatas na klim, tinapay na nutriban at trigo o bulgur na pinamimigay araw-araw sa mga public schools para malabanan ang malnutrisyon sa bansa. Noong World War II, si Marcos ay nakipaglaban sa pananakop ng Hapon at napasama siya sa Bataan Death March, samantalang si Benigno Aquino Sr. na ama ni Ninoy ay nakipagtulungan sa mga Hapon laban sa mga Pilipino kaya ikinulong ng US military sa Japan matapos ang digmaan. Madaming naipatayong mga ospital at state colleges university si Marcos. Noon, libre lang ang pagpapagamot at pagpapaaral ng mga mahihirap. Ngayon, mataas na din ang tuition fee sa mga public schools at karamihan sa mga public hospital ginawa ng private. Noon, nag-e-export tayo ng bigas. Tayo ang nagturo sa Vietnam at iba pang Asian countries sa pagtatanim ng bigas. Pero ngayon, sa Vietnam na tayo bumibili ng bigas. Si Lee Kuan Yew ng Singapore, tinuring din isang diktador. Madami ang hindi sang-ayon sa pamamalakad noon ni Lee Kuan Yew dahil sa sobrang higpit. Nung bitayin si Flor Contemplacion, nag-rally pa ang mga kababayan natin. Mas mahigpit pa siya kumpara kay Marcos. Ang pagkakaiba lang nila ni Marcos, pinagbibintang ang magnanakaw sa bayan pero lahat naman ang kaso niya, including yung Trial of the Century na ginawa pa sa USA na ipanalo ni Imelda. Sino ba talaga ang totoong may malasakit? Si Marcos ba talaga ay masama o kagaya din siya ni Abraham Lincoln na noong panahon niya itinuturing siyang diktador ng mga mamamayang Amerikano at siya ang sinisisi sa pagsiklab ng Civil War. Noong inassassinate siya, itinuring pang bayani ang pumatay sa kanya pero nagdaan ang ilang panahon na realize ng mga Amerikano na kung hindi dahil kay Lincoln, malamang wala nang tinatawag na United States ngayon. Kaya nabaliktad ang sitwasyon. Si Lincoln ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na presidente at may pinakamalaking monumento sa US na kung hindi dahil sa kanya, walang bansang United States ngayon. Ganyan din sa atin. Panahon na lang ang makapagsasabi kung sino talaga ang leader na bayani at leader na traidor. Madalas ang sumusulat ng kasaysayan ay ang mga nagtatagumpay. Pag nagtagumpay ka sa pakikipaglaban, tawag sa'yo ay bayani. Pero pag natalo ka, ang tawag sa'yo, rebelde o traidor.